Luke 16, chapter 9, page 11. Hulaan niyo kung anong ginagawa ko. Hanap ng Pokemon. Hindi ko sure kung pet sila dito. Pero parang, ayan, uupo muna ako dito sa bench dito. Dahil, dalawa yung Pokestops dito. Isa itong, ano ba to, bangko? Tapos may isang, hindi ko sure kung ano. So, dalawa yung Pokestops. Kapag nakapag-skin na, after 5 minutes, pwede ulit. So, upo lang muna ako dito. Book 16, chapter 9, page 12. Birthday ngayon ng aking best friend slash sister na si Ate Marie. And hindi naman niya alam na nag-YouTube ako. Pero ayun, malay mo diba someday tapos mapanood niya. So Ate, happy birthday! Ganito talaga. Anyway, ngayon wala akong kahit ano sa aking lips kasi ang gusto ko i-try yung binili ko. Ayan, ano siya? Parang lip cream, lip balm. May kulay daw siya. Ayan, para ma-moisturize ang ating skin. Ang aking skin, I mean. So, ayan, meron siyang SPF 20. Ayan, so, kasi ano eh, di ba maraming mga ganitong klaseng lip balm. So, I'm not sure kung talagang sobrang maganda siya. Or, ay, ano pala ito nakasulat? Ano daw, mga dalawa o tatlong lagay sa lips siguro para sa kulay. And para din yung mga vitamins, yung mga nakakaganda sa lips na mga kung anik-anik ay talagang pumasok sa ating mga lips. So, ayan. Cute siya. Gustong-gusto ko kasi yung kulay na black and pink. Ayan, kaya gustong-gusto ko itong kulay na ito maganda. And pag-open, ayan, pink. Wala naman siyang amoy. Wala akong naamoy. So baka wala siyang ano. So try ko na siya. Ilagay ko na. Kasalaman ako. Ang bilim. One. Ganun ba? Two. Paglipa mo naman. Hindi mo kailangan i-shape-shape talaga. Three. May kulay naman siya. Pero kung ako parang mas gusto ka. Ayan. Siguro feeling ko hindi mo kailangan bilang. Ayan, kahit gano'n man kadami, feeling ko ah. Ayan, wala siyang amoy, tapos, wala siyang kahit anong lasa, or kahit, parang mint man lang, wala. As in, wala, parang naglagay ka ng, ano, Vaseline, kasi diba yung Vaseline walang amoy. Pero parang ramdam na ramdam mo, na talagang may cream, talagang may nagko-cover sa lips. And para sa akin, okay naman, sanay naman ako sa lips yung feeling. And hindi naman siya malagkit, so, okay naman. Okay ba to? Carry ba to? Ang whole day? Parang feeling ko, mas gusto ko yung masipid. Feeling ko kasi, ano eh, medyo dark yung kulay ng lips ko. Kaya, mas gusto ko yung, ano, yung talagang pink na pink. Siguro, ano lang, medyo hindi ako pang lip balm. Pero, feeling ko hindi naman siya masama. Ligpit-ligpit ng kalat. Ayan. Tapos, yung mga dadalhin ko, ilalagay ko dito sa aking pouch. Dalhin ko na rin to. Ayan. Highlighter. Ayan. Laging iba-iba yung ginagamit kong pouch. Wala akong as in isa lang. So, bale, yung mga, ay, yung mga pouch ko nakalagay lang dito sa baba. Medyo magulo. Pero, ayan, ito, dalawa. Tapos, meron pa dyan sa loob. So, ayan, medyo magulo ang aking gamit. Hindi ko pa siya naayos. So, ayun. Itong ano ko, lagi kong ginagamit na salamin. Kasi sabi ni mama, hindi daw maganda yung salamin na ano, na yung open lang na ganyan. Malas daw yun. And para sa akin, ano din naman, nakakatakot din naman kung lagi siyang nakausin kasi di ba mali mo may makita ako. Yung ganun. Kaya lagi lang siyang nakasara tapos nilalagay ko siya dyan sa gilid. Ayan. Di ko naman siya lumipakita yung lahat ng nandito sa table kasi ang gulo nga. So, ayun, it's Monday and work again. Have a nice day! Book 16, chapter 9, page 13. Nanonood ako ngayon ng palabas sa iPad ko pinapanood sa YouTube. Tapos, yung tungkol kay Dio Cheru, sa mga andito sa Japan, baka, ayun, familiar kayo sa kanya. Ang daming nawiwirduhan sa kanya, ang dami ring mga ayaw sa kanya, pero ako gustong-gusto ko siya. Para siyang ano, bakla takay, pakita ko sa inyo. 2件目のゲストは、ユーチェル。
女子中高生に大人気のモデルペコの彼氏としてテレビに登場すると、チェルチェルランドから来たという独特なキャラクターで人気者に。上半期の番組出演数ランキングではなんと第4位。ano siya para siyang bading pero meron siyang girlfriend, actually magka-live-in sila. Tapos ayun, natutuwa lang ako the way he talks, tapos yung mga nonsense na mga sinasabi niya. And siguro marami din naman siyang fans, kasi kung hindi, hindi naman siya ipapalabas sa TV, di ba? So ayan, tuwang-tuwa ako, parang nakaka-ano lang, pampag-good vibes. Kain ako nito. First time ko siyang mabili. Garlic bread. Parang meron na ako nakita mga ganito sa Pilipinas and masarap yun. Kaya binili ko to, titignan ko lang kung halos pareho ba yung lasa. Kasi diba para hindi na ako magpabili kay mama pag-uwi siya sa Pilipinas. Bali ngayon, nagre-reply na ako sa mga nag-comment sa videos ko. Thank you so much sa mga naging friends ko dito sa YT. So, ayun, tuwang-tuwa talaga ako sa naging effect sa akin ng YT, dahil dati parang lagi akong bored, lagi akong walang ginagawa, nood lang ng TV, ganun. And ngayon, meron ako mga pinapanood ng mga vlogs, ng mga videos, which is something na talagang sobrang nagugustuhan ko. Kasi, very interesting din kung isipin yung buhay ng mga tao. Like, for example, sa mga Filipinos na nasa Pilipinas. Nakakamiss ang Pilipinas, miss na miss ko na. Kaya, parang, pag nanonood ako ng mga videos nila, kahit papaano, nababawasan yung pagka-miss ko. And parang may isip ko, ay, oo, ganyan nga pala doon, ganyan din yung ginagawa ko, ganyan din yung mga kinakain ko, yung mga ganun. Tapos interesting din yung mga buhay ng mga Filipinos na nasa ibang bansa. Ako nasa Japan, tapos may mga pinapanood ko, ang iba nasa US, merong sa Australia, tapos merong pang Finland, Germany, diba, international na, bongga. So ayun, very interesting kasi marami akong natututunan, and ano din, parang sharing of ideas and experience. Ayan, sobrang nakakatuwa. Si Ate Cindy ng Pinay Living Down Under ba yun? I think yun, Pinay Living Down Under. Yun, siya yung nasa Australia, tapos meron siyang mga videos na parang chikahan time lang na nakaupo lang siya, tapos magkukwento siya ng tungkol sa kung anong topic niya. Basta mostly ay tungkol sa buhay sa ibang bansa and yung buhay bilang married sa isang foreigner, 'di ba, yung mga ganun. Wala pa naman akong asawa, pero at least nagiging aral sa akin yung mga ganun, and marami din mga bagay-bagay na nakaka-relate ako talaga sa mga sinasabi niya. Like for example, yung mga ibang tao sa Pilipinas, feeling nila kapag yung isang tao ay nakatungtong sa ibang bansa kapag nagtatrabaho abroad, or kaya pag magkaroon ng asawang foreigner, parang instant millionaire na. Hindi naman po ganun yun. Dito sa Japan, compared sa Pilipinas, mas malaki yung mga sahod talaga. Pero yung mga gastusin din, malaki-laki din naman kung ikukumpara sa Pilipinas. Yung mga bilihin, tapos yung renta ng bahay, yung mga ganun, mas mahal dito. So, nakakaipon din naman, yung thankful tayo dyan, nakakaipon din naman. Pero hindi naman to the point na parang sasabihin, iisipin ng tao, ay, ang yaman-yaman mo na. Hindi naman ganun. Kasi kung, diba, kung ang yaman ko lang, edi sana lagi akong umuwi sa Pilipinas, diba? So, ayan, I love my life here in Japan. Nasanay na rin ako dito. Pero syempre, miss na miss ko rin yung Pilipinas. Lagi kong iisip na sana pwede lang i-tricycle or i-tren yung Pilipinas para lagi akong makauwi. And especially like ngayon, bare months na, sobrang nakakamiss talaga. Naiisip ko na sa Pilipinas, medyo mararamdaman na pa unti-unti yung Pasko. Dito sa Japan kasi hindi. Kahit siguro mag-December na, hindi mo masyado ma-feel unless kung pumunta ka sa mga lugar na may mga illumination or mga kung ano-anong mga decorations. Pero sa Pilipinas, alam niyo yung bawat bahay, kahit simple, merong dekorasyon. Yung kahit may parol, or ang iba, merong mga Christmas lights sa labas. Ang ibang Christmas lights, may mga tugtog. Ang iba, wala. Pero nakakamiss, yung kapag iisipin ko yung buhay nung nangangaruling ako, na yun talaga, alam niyo talagang dapat kung ano yung mga nararanasan natin ngayon, dapat talagang namnamin natin. Alam niyo yun, yung talagang magpasalamat tayo kay God sa bawat araw na binibigay sa atin, sa lahat ng blessings na binibigay sa atin. Kasi pag nandyan tayo sa sitwasyon na yan, parang feeling natin wala lang, parang normal lang. Pero after ilang years, kapag iisipin mo ulit yung mga bagay-bagay na yun, namimiss mo eh, at talagang masasabi mong ang saya-saya mo nung panahon na yun. Ako yung feeling ko nung nasa Pilipinas ako, ayun nga, nung bagets-bagets pa ako, tapos nangangaruling ako, nakikipaglaro ako sa mga pinsan ko, parang feeling ko normal lang yun, diba? Normal na buhay ng bata. Pag Pasko, normal lang na ganun. Tapos ngayon, nandito na ako sa Japan, nararanasan ko na dito hindi sing buhay na buhay yung Pasko kumpara sa Pilipinas. So parang iisip ko na noon, yung akala kong normal, meron palang lugar na hindi naman pala normal yung mga ganun. So ayun, pero hindi naman din nagpapatalo ang Japan kahit papaano, kasi bongga din naman dito kung pupunta ka sa mga lugar na may mga dekorasyon. Pero yun nga, yung sinasabi ko, yung sa Pilipinas, talagang kahit saan ka pumunta, mafe-feel mo yung Pasko. So, ayun, gusto kong umuwi. Nasabi ko na atay ito sa video ko noon, pero hindi ako uuwi kasi mas gusto kong mag-ipon. Kasi alam niyo yun, yung parang nag-start ako magtrabaho dito sa Japan, siguro 21 years old ako. Tapos ngayon 26 na ako, bali 5 years na akong nagtitrabaho, pero parang wala pa ako masyadong naiipon kasi ayun, may mga inuna din naman ako, like kumuha ako ng lisensya kasi dito sa Japan mahal mag-aral, ng pagte-drive mahal kumuha ng lisensya. Tapos bumili ako ng kotse, tapos ayun, marami kung ano ng mga emergency, syempre tutulong tayo sa mga ganyan. Diba, so parang yung ending, nagbabakasyon pa ako. Ilang beses pa akong umuwi? Tatlong beses ata ako umuwi sa loob ng 5 years na yun. So, 6 years na ako dito sa Japan, tatlong beses na akong umuwi. So, bawat uwi, syempre, gastos, diba? Yung pocket money namin ni Mama, tapos yun, mga kung ano ng mga share. So, alam niyo yun, yung mas gusto ko mag-ipon ngayon kasi 26 na ako, 6 years na ako, pero yung ipon ko parang hindi pa masyadong okay. Alam niyo yun, yung parang mas nagma-mature tayo. Tapos dito pa sa Japan, ang advance ko mag-isa pa. Dito sa Japan kasi, pag halimbawa nagpakasal ka, tapos nakagat ko yung ano ko. Halimbawa, nagpakasal ka, tapos magkakababy kayo. Dito, sa Japan, mahirap
pag mag-aalaga ka ng baby, dapat ikaw. Para na lang kung meron kang kamag-anak or kasama dyan na hindi nag-work, diba pwede kayong magtulong sa pag-aalaga. And sa, unlike sa Pilipinas, diba na sa Pilipinas kahit sino parang pwedeng mag-alaga, ang dami mong kamag-anak, andyan lang nakatira sa malapit. So pwede mong pakiusapan mga ganyan. Pero dito sa Japan hindi. Lalo na ako, ang kasama ko dito yung parents ko. Yung mga kuya ko naman, syempre laki yun, tsaka may sarili din silang buhay ngayon. So alam niyo, pag nagkaanak ako, no choice, ako lang talaga dapat. So dapat yung mapapangasawa ko, meron siyang okay talaga na trabaho, diba? Kasi para ko may mabubuhay, kung hindi kasi kailanganin kong mag-stop sa trabaho, diba? So ayan, kailangan maging prepared tayo. Paano kung yung mapangasawa ko hindi naman sobrang okay yung work, okay yung sweldo, diba? So kailangan mag-ipon na in advance. And meron din naman dito ang ano, kumbaga tinatawag na hoikuen, ano bang tawag doon? Basta parang doon maiiwan yung baby mo, tapos aalagaan nila yon. May oras, like hindi ako sure, siguro 8 or 9 to 5, parang mga ganun. Hindi ako sure sa oras, pero ganun na. Kahit paano pwede ka magtrabaho, pero di ba pag baby pa, parang medyo mag-ano ka, mag-iisip ka na aalagaan mo nila mabuti yon, di ba? Tayong mga ganun kasi nakakatakot ng iasa sa ibang tao. So as much as possible habang hindi pa nag-aaral, di ba? Parang ako. Pero ayun, bago mangyari ang mga bagay-bagay na yun, kailangan mas maging prepared muna. So, ganun. Ang haba na ng sinabi ko. May mga nasasabi na ako, hindi ko naisip na sasabihin. So, ayun, maligo na ako. Bye!